midnight. Observing today is an out of stock situation on certain areas with specific branches of drugstores and of specific brands. I think in general Filipinos prefer or are used to certain brands of medicines that they've been buying. Sinusubukan na rin daw ng mga kumpanya na magpasok ng supply mula sa ibang bansa. Nangako rin ang grupo na walang magtataas ng presyo sa mga miyembro nila. Ayon sa isang opisyal ng generic drugstore, halos 3 ang pagtaas ng demand ng gamot para sa flu-like symptoms. But we do have generic equivalents in our stores. So as long as the generic medicine... Hi guys. Yun nga, galing nandito ako sa Legazpi para sumakay sa airplane bukas. Ang flight ko bukas 10 o'clock. Kaya nandito na ako sa Legazpi. Pero ang nangyari ay yung flight ko from Manila to Jensan ay na-cancel dahil siguro sa tumataas na naman yung COVID positive, kaya sa desisyonan ko na bukas pag check out ko dito, hindi na ako pupunta ng airport. Hayaan ko na yung biyahe ko. Pabayaan ko na yon yung biyahe ko from Legazpi to Manila. Kasi pagdating doon, mahihirapan din naman ako. Sayang nga lang kasi yung ticket ay hindi na marerefund sa akin. Pero yung from Manila to Jensan ay pwede naman ma-refund. Kaya yun, para lang ako na namasyal. Tapos kinabukasan, babalik na lang ako sa Birak. Kaysa naman mapunta ako ng Manila, tapos hindi rin naman ako makakasakay sa airplane. Sa palagay ko, may malalim na dahilan kung bakit hindi natuloy yung biyahe ko. Yung Manila Jensan ko ay i-reschedule ko na lang. Kasi sayang din naman yun. Super lamig ng aircon. Maganda sana yung biyahe ko kanina from Birak. Nag-ferry boat ako diretso ng Tabaco, 3 hours. Nakatulog ako sa barko, hindi na ako masyadong nakapag-video sa barko. Lang ito ang hotel na ito dito sa may simbahan ng Legazpi City. Nandyan yung simbahan sa malapit sa tapat. Malapit lang. Ang presyo ng room na ito ay 1,124 hours na yon. Bukas sana nandun na ako sa Mindanao, kaya lang bulilyaso. Okay na, bye bye, good night. Good night sa lahat.